What's up guys, this is Jason, welcome back. So sa video na to guys ay papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Facebook cover video gamit ang Premiere Pro. So sa video na to papakita ko rin sa inyo kung paano siya i-export sa proper settings na nire-record ni Facebook page. Pero bago tayo magsimula, bali promote ko lang po sa inyo yung Facebook page ko. So about photography po siya. Bali tumatanggap po ako guys ng mga photoshoot like events, pwede mga first birthday, debut, save the date, or kahit anong events guys, company man yan or yung baptismal, pwede din ako dyan. So kung kailangan nyo ng photographer, meron din po akong pwedeng isama. So kung kailangan nyo ng tatlong photographer sa event, pwede rin po. So PM nyo lang po ako sa page na to. And ayun, pwede rin ako sa mga nakikipag-collab na model. So, Along Manila and Pampanga, pwede po ako dyan. So, ayun. Scroll down lang natin. So, ayun po, makikita nyo yung page ko. May mga shoot na rin po ako dyan ng mga portrait, events. So, check nyo lang po yung album. So, ayun. So, medyo mababa lang naman po yung service na, service fee ko. So, kung may interested po, PM nyo ako. So, yun. So, start na tayo. So, ngayon click lang natin itong sa change cover para makita natin yung resolution niya na nire-record ng Facebook. So, eto. Click nyo itong upload. Mag-upload lang tayo ng ng sample na video. So, eto guys yung settings na nire-record ng Facebook page. So, dapat 20 seconds to 90 seconds siya. Then, 820 by 312 naman. Pero, ito yung nire-recommend ni Facebook. Yung 820 by 460. So, ito yung maganda. So, ngayon, hindi natin ma-upload yung video na sinample natin kasi, yun nga, hindi ganito yung sukat niya. So, click lang natin, okay. So, wala yun, hindi siya ma-upload. So, kung kikita nyo guys, ang ginawa ko, slideshow siya na mabilis yung pacing niya. So, pwede rin kayong gumawa niyan basta save ng sukat. So, ngayon, ang gagawin ko is video naman. So, proceed na tayo sa Adobe Premiere Pro. So, dito sa Premiere Pro, pwede kayong gumamit ng kahit anong software naman basta meron siyang custom sequence na pwede nyo ma-customize yung sukat niya na nire-record ng Facebook. Yung 820 by 462. So, ayan. So, sa mga naka-Premiere, sabayan nyo lang ako. So, dito sa new item, click natin yan. Tapos, sequence. Tapos, dito sa settings, yan. Sa editing mode, click nyo yan. Tapos, DSLR. Tapos, yung frame rate na sinuot nyo sa video nyo na i-edit nyo. So, sa akin, 60. Tapos, dito nyo ilalagay yung resolution na nga, nire-record ng Facebook. So, 820 by 462. So, ito yung magiging aspect ratio. So, wala na kayong gagalawin. Yan lang. Tapos, save preset na. So, yan. Lagay natin FB cover 820 by 462. So, yan siya. Click OK. Just wait nyo lang. Dahil lalabas yan dyan. So, ito. Bali, dalawa na pala nagawa ko. So, ito lang tatry natin. Ayan. So, ito siya guys. Ngayon, mag-a-add na tayo ng video. So, ito yung sample ng video na gagawin ko. Drag lang. So, yan. So, yun yung ilalagay ko sa Facebook ko. Pero, hindi ko talaga siya i-upload, guys. Bali, papakita ko lang. So, yan. Import natin. Tapos, click nyo lang tong keep existing. Tapos, lagay tayo ng music. Background niya. Yan. Tapos ngayon, hindi ko na siya sasaktuhin na 90 seconds. So, 20 lang para, for sample lang din naman to. Para makita nyo lang. Yan. So, ganyan yung sukat niya guys. Ang gagawin nyo, right click nyo lang siya, tapos set to frame size. So, magkakaroon siya ng bars. Kung ano yung nasa video nun, yun din siya. So, ngayon, hindi talaga ito masusunod yung sukat niya. Bali, magdadrag pa rin kayo. Pag na-upload nyo na siya, idadrag nyo pa rin siya kung saan nyo gusto. Kasi hindi talaga siya masusunod. So, ngayon,
render lang natin. Yan. So, yan, yan. So, na-render na natin siya. Nag-green na siya. Papansin nyo. So, yan. Ngayon, export na natin. So, ito yung lalagay ko dun, guys. Sample lang to, ah. So, pwede nyo po yung... Depende sa inyo. Kung yung sukat niya, pwede nyo siyang liitan. Para kung gusto nyo sakto talaga, kaso magkakaroon siya ng black bar. Kung gusto nyo sakto talaga siya sa frame. So, depende na sa inyo yan. So, sa akin, ginawa ko lang is set to frame size lang. So, ayan. Ngayon, export na natin. Basta importante guys, sundin nyo yung 820 by 462. Tapos, ayan. Entire sequence. Tapos, huwag nyo itong galawin para hindi siya mabago. So, ito siya, oh. Nakita nyo. Para hindi siya mabago yung settings. So, ayan. Okay na yan. Then, export. Ayan. So, uploading na siya. Ayan, ang bilis. Ayan. So, ito na siya, guys. Ngayon, idadrag nyo na lang siya. Ayan, oh. So, hindi na makikita yung black bars. So, idadrag nyo siya kung saan nyo mas prepared. Kahit pa paano frame pa rin siya. So, ayan. Nakikita nyo, guys. So, pwede nyo rin po siyang i-autoplay para pag meron po nag-visit sa page nyo, automatic siya mag-play. Pati na yung music na rin. So, ganun lang po kasimple, guys. Sana may natutunan ulit kayo. And kung nakabot ka dito, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe to my channel. And kung gusto mo pang panood yung mga itong klaseng content, click mo lang yung subscribe button and turn on yung notification bell para every time na mag-upload ako, ma-update ka. So, yun lang, guys. Kita-kits na ulit tayo sa next tutorial video. And that's all. Paalam!